Isa pong pinagpalang Monday morning, mga katots. On location na naman tayo kasi ngayon po ang start ng aming Diocesan General Pastoral Assembly. Kaya napapakinggan nyo si Father Ian ngayon, ang aming Pastoral Director. Narito po kami ngayon sa St. Mary's College of Marinduque. So, salamat po sa mga RBM Sisters. At syempre po, Monday pa rin naman, kahit may Pastoral Assembly, may knock-knock pa rin tayo. Special for today. Ha? Sige, at ating gagawa ng paraan ito. Kahit maingay. Okay, knock-knock! Who's there? Okay, Pastoral. Pastoral who? Okay, dahil Pastoral Assembly, si Pastoral lang atin. Ladies and gentlemen, Gary B. Dun, dun, dun. Pastoral sinta ko. Hanap, hanap kita, kita nyo. Boom, pasok din yan. Sayang naman ang pagkakataon. Pasok, okay, Pastoral Assembly. Okay, pero hindi bale, ang mas higit na mahalaga, syempre, ang ating pagninilay for the day. At ang ating simpleng tanong, love mo siya? Ah, ang ganda ng development nitong mga gospels na ito. Nung mga huling araw, iba't ibang pagkakataon na binibigyan din sa atin ng Panginoon, He is the way, the truth, and the life. Tapos binigyan din sa atin ng Panginoon yung katotohanan sa Kanya makikita ang Ama. Ay pwes ngayon sa atin naman tumuturo si Lord. Ang tanong, love mo ba siya? At dito ngayon, dinadala ang isang mananampalataya sa pagninilay at pagtingin sa sarili niya na kung tunay siyang nananampalataya, ang isang tanda, minamahal niya si Jesus. At kung tunay na minamahal niya si Jesus, ang tanda, ang kanyang pamumuhay at kung ano ang kanyang ginagawa. Sapagkat, sa susunod pa mga gospel, sasabihin na doon ng Panginoon, makikilala kayo bilang aking mga alagad dahil sa inyong pagmamahal. Nakita niya mga kapatid, so mahal ba natin siya? Eh, siyempre, pag sinabing mahal, ang sukat ay ang gawa. Ang sukat ay kung ano ang ating ipinakikita. Eh, di ba parang sala na sabihin mong mahal kung ang ginagawa mo ay taliwas sa kung sino siya, sa kung ano yung mahalaga sa kanya, sa kung ano yung gusto niya. Eh, tanong natin sa sarili natin, kung mahal, ano ang gawa natin na nagpapakita dito. Kaya nga muli, mga kapatid, napakagandang pagkakataon ito para magbalik tanaw ang isang mananampalataya na kung tunay na malalim, ang tanda, nagmamahal sa Kanya. Pero kung tunay na nagmamahal sa Kanya, ang tanda ay ang mga gawa niya, ang pamumuhay niya. Eh, ikaw, ako, ano na? Mananampalataya, eh di dapat mahal natin siya. Eh kung mahal natin siya, di ba ang tanda, dapat ay ang ating ginagawa at ang ating pamumuhay. Kabutihan, kababaang loob, pagmamahal sa kapwa at paglilingkod. Mga tanda na nabanggit na ng mga nakalipas na mga araw at ebanghelyo. So sana po masukat din natin ano. Tamang-tama po kami sa diocese namin, pagkakataon namin ngayon bilang Pastoral Assembly, magtasa, mag-evaluate at tingnan kung nasa na nga ba kami sa pananampalatayang ito, pagmamahal na ito at paggawa at pamumuhay na hinahanap sa amin. Okay po, so siya. Sige po, babalik na po ako sa Pastoral Assembly. So sa inyong lahat po, syempre, ang hamon pa rin, be cyber missionaries, evangelize through social media, like, share, follow po itong ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel na TFTD Bless and Blessing, at ang ating pong TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ng happy birthdays, tama-tama sa dati naming Arsobispo na, Obispo, si Bishop Ray Evangelista. Happy birthday, Kuya Ray. Sana naman, meron naman ngayong mga deliveries na. Happy birthday din kina Angelo Caburnay, kina Kedalyn Ocampo, kay Dondi Lingaw. Thank you po sa aming Movie Family Cinema. Yan ang aking sponsor. Si John R. Lozano, si Tita Connie Makasait, kay Ray Pirin, kay Elijah Silang, kay Cheska Lagran. Happy birthday sa inyong lahat. At special shoutout sa mga Canosian communities, mga Canosian sisters, kasi ngayon ay Feast of St. Magdalene of Canosa. So, happy feast day po sa inyong lahat at sa aking kapatid na Sister Marisa Valencia at ang kanyang mga kabatch dahil anniversary pa ng kanilang consecration kay Lord. At syempre po, ang patuloy natin paghiling ng prayers para sa lahat pa rin ang apektado ng COVID virus na ito at para sa peace po sa Ukraine. At syempre, pagdasal niyo po itong aming General Pastoral Assembly. We will really appreciate it. Okay po? At syempre, kung tunay nating nilalab si Lord, mahal si Lord, ay di ano pa?
always be blessed and be a blessing.